ain't never missed my cue. Hello mga kapamilya, I'm Gretchen Fullido and welcome to On Cue. At ang kasama natin today, none other than Xyriel Manabat. Hi Xyriel, thanks for having me. Welcome po. To On Thank Cue. You po. Thank you po very much. Kamusta ka? You're looking as ravishing and beautiful as always. Thank you po. Okay naman po ako ngayon and happy po ako sa pagtanggap po ng mga tao. Thank you po very much. Xyriel, bago natin balikan yung mga bago mong ganap, no? Alam mo, dami-dami nagtatanong, syempre, balikan natin. Tama ba na bata pa lang pinapanood na kita o bata pa lang ikaw pinapanood ka na namin? Bata pa lang ikaw ay pinapanood ka na namin. You were a child star in the biggest teleseries back in the day. Your roles were super talagang tumatak. Ikaw ba talaga gusto mong mag-artista nung bata ka pa? Ako, opo. Gusto ko po talaga and mahilig po talaga akong maggaya, mag-imitate ng mga napapanood kong commercials, mga nakikita ko pong mga scenes, mga clips, nakikita nila mama na parang ginagaya ko po yung sinasabi dun sa TV. Tapos meron din po akong video nung 2 years old ako na nagpapakilala ko na, "Hello, my name is Xyriel Manabat." Parang nag-audition po kahit the age of 2. Parang nag-ina-manifest mo na siya. Opo. Gusto nila ako isali dati po sa Little Miss Philippines. Kaya nagagalan ako nung 2 years old ako. So supportive yung parents mo? Opo, sobra. Sila rin po yung nagpa-practice sa akin pag may piece ako. Halimbawa may audition or meron akong sasalihan ng mga kiddie contest. Yes. Sila yung magpa-practice sa akin nung piece ko, nung ano talent performance ko. Nakakatuwa naman. Pareho din tayo kasi stage mom din yung nanay ko. Pati mahilig din ako gumaya sa mirror. Kinakausap ko yung sarili ko. But Xyriel, paano ka talaga nakapasok sa showbiz and got these roles? Nag-start po talaga ako na grabe, lahat po ng audition na meron alam si mama, lahat ng go-see. Minsan parang sa isang araw, magkabilang mga building po yung pinupuntahan namin para lang sa go-see sa audition. Tapos nagsasali rin po ako sa mga kiddie contest sa mga mall. Huh? Sumasali rin po ako sa mga iba't ibang talent search. Yes. Sumali rin po ako sa SEQ. Wow. Pinilahan ko rin po yun ng sobrang haba. Yung sa labas sa audience, opo, address natin. Opo. Sa Starcycle Quest Kids, yung Rufa and I. Mm. Yun, dun po. Kabatch ko po si Bugoy nun, siya yung grand winner na. Mm. Tapos po, nag-start po ako na likod lang may kita, buhok lang may kita, katabi lang nung artista, pangkumpleto lang sa classroom, as a classmate, as a... Takbo lang, paa lang, likod lang. Ganun. Opo. So, napagdaanan mo opo, yun? Opo, as in, yung movie po na extra ni Miss Vilma, tawang-tawa po kami pag pinapanood yun kasi totoong-totoo po. Totoong-totoo talaga. Kaya, grabe, nakakatawa po. So, after all that, yung mga pagsisikap nyo, when was the big break na nakuha mo yung project? Yung Agua Bendita po. Nag-audition din po kami noon, parang naalala ko po, parang hinabol pa po ako kasi parang tapos na po yata, parang galing rin kami sa audition po yata yun, or basta pang ilan na po ako nun, tapos wala nang araw, tapos parang may bag po ako na aso, yun yung pinaano sa akin na, kunyari, mama mo yan, mamatay mama mo. Tapos usong-uso pa po yung drama noon na pansit, anay, yung pansit, ganyan. Pansit? Usong-uso po yun sa mga talent search. Okay, kwento mo na sa amin, para sa amin, di namin alam yung pansit. Ano yung parang pansit? Pag may mga nagtatalent, ano po, na mga bata, lagi nilang piece yun. Nay, may dala akong pansit! Gumising ka! Ganon. Laging yun yung entry ko po. Lagi. Tapos yun yung pinang-audition ko po sa Agua Bendita. Mm-hmm. Tapos parang nagka-conflict pa po yun kasi meron po akong in-audition na go-see pa or audition na commercial. Mm-hmm. Tapos tumawag sila. Tapos, same day, yung first day ng Agua Bendita taping, saka yung commercial. So, hindi namin alam kung ano po yung pipiliin. Oo. And siguro, blessing in disguise na nireject namin yung commercial. Doon kami sa Agua. And then, sunod-sunod na yung mga rules. Opo. Mo pa. Dapat po talaga, saglit lang po yun. Tapos hanggang sa natuwa po yung mga tao, humaba po yung exposure ko sa Agua. And then, ano yung sumunod naman na project na special Momay for you? Po. Si Momay. Opo. Tapos, naging friend po ako ni Kuya Jan sa NOAA. Tapos, 100 Days to Heaven. Grabe yun! Kaya nakita ko, ano yung cute-cute yung dalawa. Thank you po, that was such much. A special project. Opo, sobra. Grabe, nag-bonding ba kayo yung Tita Connie? Opo, parang
Kasi bago po yun mag-start, kailangan ko po siyang aralin mismo kung paano maglakad si Tacony, kung paano po siya humawak ng ganito, ng ganyan, yes. Paano siya magsalita, paano siya magpawis ng pagpunas ng pawis, maghawi ng buhok, magtaas ng... And how old were you then? Because you were playing a role na Tacony na batang nasa katawan ng bata, di ba? Seven or so, six? Seven. Mga ganun po, seven or six ata. Wow, ang kiling. Basta alam ko po, may mga scenes doon na hindi pantay na biglang sa next clip, bungi ako, next clip, suot ko yung pustiso ko. Pustiso ka na lang, opo, seven? Opo, six. Six po yata ako nag-start magpustiso. Kasi bigla-bigla po ako nabubungi out of nowhere. Ah, sa mismong taping, mababago. Kasi nga bata ka pa noon, baby teeth pa yun. Ang daming trivia, ha? Opo. Xyriel, nagsuot ng pustiso sa kanyang mga teleserye. Ilang beses po yun. And then, ano pa yung mga memorable roles mo after that? Siguro, bukod po sa 100 Days, sa sobrang dami pong guest actress. Actually, dapat 100 days lang yun, pero nag-extend opo, yun, di ba? Opo. Tapos, dun ko rin po naka-work yung idol ko, si Miss Judy Ann, sa 100 Days. Ooh. Nag-guest po siya dun. Tapos, after po nun, once upon a time, mm-hmm. mga movies po, kasama sila Kuya Piolo, mm-hmm. tas Hawak Kamay, tas yung Wildflower po, mm-hmm. dun po. Tas lagi akong young. Xyriel, kailan ka, I know you took a break from acting. When was that? From 2017 po to 2023. That's pretty long. Opo. Is it because you went back to school? Why did you take a break? Kasi nasa peak ka na ng career mo nun eh. And you would, and then mahirap gawin yun ah. Natalikuran mo muna ang showbiz to Opo. Focus on something else. Siguro po ang totoong reason ko nun is gusto ko pong mabuhay ng regular. Mabuhay ng normal. Gusto ko pong gumising ako ng walang schedule. Pumunta ako sa mall nang walang magpapapicture, nang hindi dahil sa mall show, nang hindi dahil may work. Gusto ko pong gumising na sa school ako pupunta, hindi sa call time. Gusto ko po yung alarm ko, hindi sa pull out, papunta sa location. Pero susunduin ako ng service, di ako absent sa school. Yun po yung goal ko noon sa loob ng 6 years na yun. Isang school year lang na hindi ako a-absent. Lagi akong, kahit nagkakasakit, ayokong umabsent, kahit papunta na sa mako-confine, ayoko talagang umabsent. Parang ganun, gusto ko pong ma-feel yun. Gusto ko ma-fulfill yung youth ko na to yun. To be normal. Opo. Kasi technically, ang aga mo nagsimula mag-ano eh. But, did you have, yun nga, yung sa normalcy na yun, alam ko, ang ganda nung pag-aaral mo at may honors ka pa. Nagtapos, di ba? Opo. Parang simula po nung nag-high school po ako, consistent honor student po. Tapos nung junior high po, natapos po ako ng salutatorian. Salutatorian na nabayaran lang po yung school. Hindi, pero would you say na kaya ka you took a break? There was a point in your life also at such a young age, medyo na-burnout ka rin as a child star. Siguro po, pero hindi ko lang alam na yun yung term. Mm. Siguro gusto ko lang may ma-fulfill ako sa youth ko, pero hindi ko alam na part of me na-burnout din po. Kasi araw-araw, for buong kabataan ko, para nag-work po ako, work yung iniisip ko, work yung priority ko, kahit na nag-school ako or naglalaro. Work. So parang gusto ko lang na youth naman, live naman, life naman. So you wanted to strike a balance na ma-experience mo naman kung ano naman talaga ang normal na bata. And ayoko po na one day, kahit na sabihin natin, sobrang nag-boom po yung career ko, pero meron akong regrets na, ay, sana pala nung ganyang edad na feel ko to, nung ganyang edad na puntahan ko to, naranasan ko to, nagkasugat ako ng ganun. Ayoko po ng ganun. So gusto ko mararanasan ko yung both success sa career and success sa personal life. Ayan, so mukhang nakuha mo na pareho. Sana. At nag-comeback ka na. Opo. What made you decide to come back naman? Siguro po, practical reason for financial and of course, feeling ko po and nafi-feed sa akin ng mga friends ko, non-showbiz or showbiz friends, na nandyan pa rin. Pag nakikita nila ako or nagkukwento ako, tapos nakikita nila yung pain sa eyes ko, alam mo, nandyan pa din, pwede ka pa rin umarte. Ginaganon nila ako, especially Blythe and Kuya Sijan. Sila yung talagang gumagala lang kami, umaalis lang kami. Tapos yung boyfriend ko po ngayon, siya po yung talagang nag-pursue na, kaya mo yan, sila-sila po. Sila yung parang... Paulit-ulit sila kahit umalis na ako, sige na, balik ka na. Ginagana na nila, yes, Blythe. So, naniwala ako. And siguro, parang na-feed ko rin sa likod na, nga, baka hindi talaga nawala. Yeah. Baka hindi ko lang siya araw-araw ginagamit. Pero
baka hindi nawala. Baka it's kaya ko pa rin. It's always been there. Kita yeah. mo naman yung past projects thank you po. Mo. Thank you po. Tumatak talaga yeah, Dirty Linen, senior po. High. Wow. Pero ano ba yung unang comeback ano mo, project mo? Dirty Linen Dirty po. Linen Dirty talaga. Linen talaga. Nung pagpasok mo dun, kaboom! Si Xyriel na ba yan? Nagulat ang lahat. Kasi, vavavoom. But speaking of the vavavoom factor, di ba? Siyempre, kami nasanay kami sa Xyriel na cute na baby. Po. Tapos, nung paglabas mo sa Dirty Linen, nagkagulat ha? Parang, wow! She is a lady now. Yes, was that a big challenge for you? Nahirapan ka rin ba to adjust with that na syempre tingin nila bata tapos biglang became a lady? Siguro opo, pero for me it's normal. For me, sobrang naiintindihan ko po sila kasi mahirap talaga mag-transition as a viewer. Kasi kahit po tayong celebrities, kapag meron tayong pinapanood na Hollywood or meron tayong pinapanood na local celebrities nung bata, pag nakita natin sila, hala, siya na ba yan? Diba? Halimbawa po, nanonood po tayo dati nung mga reality show ng mga bata or ng mga contest na may mga batang kasali. So pag nakita natin sila sa isang movie, hala, siya yung ano ko dati, yung idol ko dati. Diba? Parang naiintindihan ko po kung saan sila nanggagaling and nakakarelate late po ako sa kanila, kaya sobrang naiintindihan ko po kung paano nila ako tinanggap sa change or sa transformation ko from being young or a little kid to being a lady or Uh-oh. Being a teen. And also the big transition Uh-oh. Also, alam naman natin na our body also Uh-oh. Changes as Uh-oh. We get older, di ba? Were you ever naka-experience, kasi in my case, I think there's something we share similarly, Uh-oh. Is medyo pag medyo malaki yung ating hinaharap ay meron tayo mano ako mga comments na hindi magaganda, nababastos tayo minsan. Nangyari ba sa'yo yun? Yes po, there's always been a double standard na kapag sinuot ko yung sinuot ng isang kaedad ko, pag sa kanya, fashionista, pag sa kanya, wow, elegant, pero pag sa akin, hala, ano nangyari sa batang yan? Hala, bakit ganyan na siya manamit? Hala, bakit ganyan niya na i-present yung sarili niya? Parang may double standard just because magkakaiba kami ng body. Eh, we're wearing the exact same thing. Agree. Exact same brand, color, fit. Pero dahil lang iba yung pagkalapat niya sa katawan natin. Ko. Mm-mm. Bila na lang kasalanan ko na bakit yun yung pinili kong suotin. Mm-mm. And I just want to become confident with my own skin. Correct. So, for me, nahirapan po ako dun sa mga close-minded people. Yeah. Nahirapan ako na I don't even have to correct them. Kasi dapat wala akong ino-owe sa kanila eh. Yes. I don't owe them anything, but I owe myself the clarity and the peace of mind that I deserve. So if pwede ko namang i-voice out, and if pwede ko namang ipagtanggol yung sarili ko, why not? Mm-mm. Why be silenced if I'm fighting for the right thing? Correct. So parang doon, di ako natakot na mag-call out, di ako natakot na sumagot, kasi una-una, wala po akong sinabing masama. Pangalawa, hindi po ako basta sumagot. Mm-mm. I am replying with facts, with polite words, and with things na alam kong kailangan ng sarili ko to defend myself. Mm-hmm. So, you mean to say, whenever merong ganong instances, you actually call them out. You yes, don't po. Keep silent. Yes, kasi po. Ibang mga tao, pinapabayaan, dinidelete yung comment, nagbablock na lang. What do you do when that happens? For me, hindi ako yung mag-a-adjust just because they're there. Kasi magiging rampant lalo yung ganong mindset. If hindi natin sila i-call out, lalong mano-normalize, lalo nilang mafe-feel na, eh, dati pa naman may ganyan eh. Mm-mm. Kasi walang nag-voice out, kasi wala pong nag-call out. Mm-mm. So, if we can try to stop them in our own way, and if we have the voice and the platform, we can use it to call them out and to tell them that it's wrong. Yeah. That it's not right to do that. Just because we're public figures doesn't mean we're public property. Hindi nila kami pagmamayari. Just because we show ourselves to them doesn't mean they have all the rights to tell everything. Kasi kung ganun pala, edi dapat patas. Dapat dahil nag-comment sila, then I have also my right to reply. Kung ganun yung mindset nila, di ba? Yes, yes. So, ganun lang po. If ganun yung tingin nila, then I will fight the same way. I love how empowered you are. Oh, not everyone is that strong to actually fight that out, diba? I hate being silenced, especially when I have nothing wrong or nothing bad intention. So gusto ko po talaga na hangga't tama ako, hindi ako magpapa-silence. Correct. And it doesn't also make you change the way you dress just because, diba? Para kumbaga, what you see is what you get. I'm not hurting anybody.
So, Gora. May times na gusto ko naka-long sleeves ako, may times na gusto ko t-shirt, may times na gusto ko sleeveless or tube. It's because yun yung nasa mood ko nung araw na yun. Hindi dahil, hala baka may sasabihin sila, hala masyado na ako nakaganto the past few weeks. No, hindi ako magdadamit sa iniisip nila. Magdadamit ako saan ko nakikita yung sarili ko, confident and happy. And you seem to have like a very strong support system. Apo. No? The guy, mukhang ang ganda-ganda ng guidance sa'yo, the way you talk, the way you carry yourself. Thank you po. And that's something that you should be very thankful for. Yes, no? Po. Kahit na minsan may conflict din kami sa bahay, kasi nga sobrang, parang yung mindset ko, I always want to, you know, voice out. Gusto kong palaging sabihin yung nasa isip ko pag may nakikita or nafe-feel ako na mali, ma, mali, pa, mali. Parang kahit parents ko, if they have to be called out, you voice it out. Opo, I voice it out. And minsan nagkaka-conflict doon. Pero kahit nagkaka-problema kami, nagkaka-away or sagutan kami in a normal household, thankful ako kasi ganun nila ako pinalaki na parang meron akong gantong morals, meron akong gantong principle, meron akong gantong manners, and masaya lahat ng tao sa paligid ko na ganto ako, ganto yung kinalabasan ng life ko. Dahil ganto nila ako pinalaki. Ang ganda naman nun. And Xyriel, you're just 20, di ba? Parang hindi 20 years old na kausap ko. She's so mature. Thank you po. But Xyriel, after senior high and Dirty Linen, excited malaman ng mga kapamilya, yung mga aabangan sa'yo. Ano pa ba yung mga dream projects na gusto mong magawa? Sino pa ba yung mga direktor, artista na gusto mong makasama? Dream project, siguro anything sa ngayon po gusto ko ngayon ng heavy drama ulit. Kasi nakakamiss po eh nung bata ako parang lagi nilang tinatanong, hindi ka ba napapagod, iyak ka ng iyak ganyan. Pero parang nakakamiss po pala siya. Naiyak mang iyak? Hindi, I mean yung may ganun pong depth sa character. Kasi yung mga character ko nito bubbly, masayahin, kung may depth man parang alam niyo po yun na may yung character niya is bubbly pa rin. Uh-oh. So kahit gaano kalalim yung eksena or yung pinagdadaanan niya, nalalighten up niya. Lumalabas yung bigat pero masayahin pa rin siyang tao. Parang namimiss ko yung malalim yung talaga, yung parang aping-ape siya. Parang ayun po yung namimiss ko, yung talagang drama. Mm-mm. Drama po talaga. And sa dream na maka-work, dream ko pong maka-work, of course, yung mga naka-work ko noon na talagang hindi ako pinabayaan, yung mga seniors ko noon and yung mga friends ko noon. Mm-hmm. And gusto ko rin po, of course, yung ultimate and all-time favorite and idol ko po na artista, si Miss Judy Ann. Hindi pa kayo nakakapag-work? Nakapag-work po kami sa 100 Days. Nag-guest po siya nun and grabe po yung kilig ko talaga. Promise, grabe po. Tumatakbo po talaga ako, inahabol po talaga ako ng producer namin sa sobrang kilig ko. Pero alam niyo po yun, yung meron na po akong alam sa pag-aarte. Kasi noon po, 100 days po yun eh. So parang sobrang bata ko pa po noon. Yeah. Hindi ko po alam na yun na pala yun. Yes. Na ito na pala yung chance ko. Parang ang alam ko lang po kasi is meron siyang cameo role. Yun lang. Tapos so, gagawin ko lang po yung nasa script. Pero ngayon, parang feeling ko, kaya ko na po makipag-work sa kanya. And sana mas matuto pa po ako para maging deserve ko po na maka-work siya. Sakaling magka-project, anong gusto mong role niyo together? Hey, kahit ano po. Kahit ano? Kahit katabi na lang ako, buong ano. Okay kahit katabi lang, walang dialogue. Okay lang po talaga. What about sa mga male artists naman? Sino gusto mo makatrabaho? Kuya Piolo. Kasi sobrang saya ka work ni Kuya Piolo. Simula bata po ako, pag nakaka-work ko si Kuya Piolo, parang ang saya-saya, ang sakit sa tiyan, kakatawa. Ang gaan-gaan po ng set, ang gaan ng tent, ang saya-saya palagi. And siguro po si Sir Jericho Rosales. Parang siya kasi yung parang kahit anong role, kahit anong character, anong itsura, mapu-pull off niya. So parang... So, ang tanong ngayon sa Xyriel din ng mga tao, dahil na-mention mo naman kanina, merong nagpapatibok sa iyong puso. Tama ba? Are you happy sa love yes, life? Yes po, super. Non-showbiz ba siya? Apo, non-showbiz siya. Childhood friend. Former best friend. Naubo ko doon. Former best friend became lover. Ganon. Yes po.
Pero Xyriel, I'm so amazed at how strong of a woman you are. Thank you. And I'm pretty sure ang lahat ng mga kapamilya natin, excited din malaman. And I'm sure you want to thank them for all the support. So if you have a message to all our kapamilyas, what would you want to say to them? Gustong-gusto ko lang po magpasalamat kasi kahit po nung bata ako, kahit nung hindi ko po kayo gaano na-appreciate kasi wala pa po sa utak ko na sinusuportahan niyo na po pala ako. Hindi niyo po ako binitawan sa lahat ng shows mula nung bungal-bungal pa po ako hanggang sa magdalaga po ako, hanggang sa magpahinga po ako, hanggat sa bumalik po ako, nandyan po kayong lahat. And grabe po yung pagtitiwala niyo sa kakayanan ko, and grabe po yung pag-embrace niyo po sa akin, grabe po yung pag-support at pag-defend niyo po sa akin. Maraming salamat po kasi hindi niyo po ako pinapabayaan, and lagi niyo pong ine-embrace yung bawat character na ginagampanan ko. Salamat po dahil patuloy ko po kayong na-entertain and nasa-satisfy. Xyriel, aside from your goals for showbiz, for your personal goals naman, ano pa yung mga gusto mong ma-achieve? Sa ngayon po, gusto ko po ng stability. Gusto ko po ng tamang pag-handle sa life, sa financial, and gusto ko po ng parang gusto ko pong ma-maximize yung craft ko. Parang gusto ko pong mag-explore sa industry, gusto ko pong walang sayanging opportunity, gusto ko pong hanggat maaari, tatanggapin ko po lahat ng minibigay na opportunity na kaya ko pong gampanan at gaya ko pong bigyan ng justice. At lahat kasi, di ba, sa showbiz din, mabilis pumasok din ang pera. Sabi niba, pag hindi ka marunong mag-handle ng finances, opo, medyo mabilis din yan lumabas. Opo. How do you save, how do you take care of your finances and invest and yun, para mapalago siya at hindi masayang lahat ng pinaghirapan mo? Siguro dahil nung bata po ako, hindi ko po alam na may kinikita pala ako, na may ganun pala akong, na work pala siya as in work. Ngayon, parang kung ano po yung hindi ko na live sa lifestyle na deserve ko nung nagtatrabaho ako. Kasi diba parang sabi nila, if you work hard, you can buy or shop harder. Nung bata ako, hindi. Kahit na gano'n ako nag-work hard. Kasi hindi ko alam na ganun pala yung kinikita ko. So ngayon, nag-invest ako sa happiness ko po. Nag-invest po ako sa mga personal na alam kong kailangan ko and makakatulong sa akin na mapasaya yung aura ko, mabigyan ako ng stability sa mind ko, peace of mind. Doon ako nag-i-invest. And then, hopefully soon, sana sa business naman. I really love how inspiring this talk is. Ako na-inspire ako sa'yo. Thank you po. For thank the you people also. Syempre, marami tayong mga kabataan ngayon. Na, you know, minsan na nawawala sa landas or they don't know how to do self-love also. Anong advice mo para sa kanila on how to take care of themselves and to be like you? You're so confident, you know what you want, and you're so driven to get and achieve your goals. Hindi naman po ako laging ganto. Hindi po ako ganto noon, and hindi po ako bigla na lang naging ganto. Marami rin po akong pinagdaanan na I'm sure pinagdadaanan nyo ngayon, and kailangan nyo lang pagdaanan yan. Walang words, walang kahit anong bagay ang makakapagpa-change niyan or bigla makakapagpa-transform sa'yo into a matured or better version of yourself, ikaw lang. Hanggang sa madaanan mo ng madaanan lahat ng obstacles, lahat ng struggles, doon mo makakamit yung mindset na alam mong fit sa personality mo, na alam mong makaka-help sa'yo to become the best version of you. So kailangan mo lang pagdaanan yan. Hindi mo kailangan pwersahin or bigyan yung sarili mo ng ultimatum kung kailan ka magmamature, kung kailan ka magiging successful. Kasi the more you force yourself to achieve something na hindi ka pa ready achieve, pag na-disappoint ka or pag hindi mo siya na-achieve by that timeline na binibigay mo sa sarili mo, madedepress ka lang. Correct. Mafrustrate ka lang. And hindi yun nakakalapit sa goal mo. Hindi ka lalong lumalapit. Lalo ka lang nag-hold back pag ganun. So, kailangan mong maging free, kailangan magaan lahat habang ginagawa mo, and matututo ka sa bawat bigat at gaan na pinagdadaanan. Is it true also that you took therapy also para rin to achieve this how you are now? After ko pong mag-hiatus nun, as in the moment I told my management po na mag-rest po muna ako, mag-focus po muna ako sa personal life, nagkaroon po ng sobrang daming factors for me to reach anxiety, panic attacks, and depression.
may times na sobrang lala. As in, hindi ko naiintindihan yung sarili ko literal na may mga uncontrolled triggers. Substance or incidents yeah. na bigla-bigla na lang nandyan na hindi ko alam. Mm-hmm. Nagbibilang lang ako ng fries, umiiyak ako. Natutulog na kami sa sala kasi hindi namin pwede matulog ng hiwa-hiwalay na room kasi nga bigla-bigla ako natitrigger ng hindi namin alam lahat. Mm-hmm. And first time mangyari yun siguro sa family ko, so hindi rin nila alam kung paano i-handle properly. So, nagiging tensionado kaming lahat kasi hindi namin naiintindihan at all. So, may times na nagkakaaway kami and to the point na hindi na namin natutulungan yung isa't isa, naging sobrang toxic ng household. Kaya kinailangan ko ng mag-meds. Kailangan ko ng mag-seek ng professional help. Yes. Sadly, hindi siya nakatulong yung meds kasi lalo lang ako naging worse. Ang kailangan ko talaga is therapeutic activities. Mm-mm. Kailangan kong lumabas. Kailangan ko ng mga taong mafe-feed sa akin is good aura, yeah. positivity, hindi yung ilulugmok ako lalo, hindi yung ididiin sa akin lalo na hindi ka nga naiintindihan eh, but ka pa magli-live normally, mm-mm. parang ganun. So, kailangan ko lang na mag-embrace sa akin. Kailangan ko makita yung beauty ng nature, yeah. sobrang helpful ng nature, sobrang helpful ng views, ng breeze, mm-mm. ang saya-saya pag umaalis ng biglaan, mm-mm. ang saya. So talagang self-help, opo, no? Opo, self-help. And talaga. Being grateful every single opo. Day. Xyriel, thank you so much thank for sharing po, that so with much. Us. Thank How young were you when that happened? 12. Wow, so young. But look at you now. You truly transformed. Thank you po. And we really appreciate you sharing this with us. And thank you so much for your time, Xyriel. Thank and, you po very much. With all your future projects, we wish you all the best. Thank you po. Maraming salamat sa oras mo. Salamat din po, Fehadi. Thank you, everyone. Xyriel Manabat, ladies and gentlemen. Thank you po very much. At yan, mapapanood nyo ang buong chikaan namin ni Xyriel dito lang sa On Cue sa ABS-CBN News YouTube channel at syempre sa Facebook page ng ABS-CBN News. On Cue! I ain't never missed my cue! I ain't never missed my cue!